point sa topic pa rin po ng principles of new life. Our text today is found in Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, let's start reading from kung po natin ang Ephesians chapter 4, let's start reading from verse 25 up to 28. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. But for putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let's continue up to verse 13. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that it is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Hindi po tayo manalangin naman kung iabihin namin. Mag-aaral sa maga nito, manahan at patumbayan ng Espiritu, yan ang tanong patunawa sa inyong mga salita. Nawa ma, ay kami pong ma-appreciate naman ang inyong mga katotohanan. And the real Father, ito po ay i-apply namin sa inyong mga buhay. Nawa ma, ito po tuloy na maghugas at maglinis ang katotohanan at patuwid ng aming pamumuhay at mga tulungan sa mga at harapan ng Panginoon. Naman po ama na tuloy ng mahiyag at ng taas sa Panginoon. Naman po ama na tulungan ng mga karating sa aming kalagatan na makaranasan ng kaligtasan at mga kilala ng Panginoon Jesus at ng kanyang personal ng Panginoon. Sa buwang ngayon ng langit, sa kanyang Panginoon Jesus. Amen. So, ay po yung nasa pag-aaral pa rin po, no? The principles of new life. Last Sunday, natake up na po natin yung aming dalawa. No? So, i-review muna po lang ang ating konti. Principles of new life, ang una po dyan is from lying. We are not to what? Tell the truth or telling the truth. So to be truthful, di makatotohanan. And then, from an righteous anger, to righteous one. Or righteous anger. So, okay lang kung pag-alit, ano? It is an emotional response, which is either bad or good. Depends on the motive or the purpose of your anger. But human beings are capable, you know, of such an emotion. God has that thing, you know, the wrath of God, right? For the wrath of God is against all ungodliness. At ang tao, being created in God's image, are also capable of such emotions, you know, or emotion like anger. So, there's nothing wrong about being angry. Ang pinagbabatayan lamang dyan is the motive or the purpose. Lying na nga, no? So, wala pa talaga makaka-escape sa atin sa temptation, no? Every now and then, talagang kahit tayo yung mga anak na ng Panginoon, there is still that temptation for us to lie. It's so deeply embedded, no, sa ating pagkatao, pagkakang tayo ng buhay, nakasama yan, you know? And we've said that this society actually, parang andyan na sa sistema ng ating society. So much so that if lying, you'll be stopped at once. Mapaparalyze, ano? Mapaparalyze ang ekonomiya, mapaparalyze ang ikot ng mundo. And if everyone will just be very truthful sa kanilang mga nararamdaman,
at baka third world war, matagal nang nagsimula, no? China, Russia, US, and all the major players in sa mundo ito, no? Eh, magiging makatotohanan lang at hindi magsisimulik at i-devolve sila ang kanilang intentions, matagal na, no? Na karoon ng digmaan. So, ano po ba lying? Lying is when you intentionally withhold information, with the intent of concealing or to mislead or to deceive, yan ang masama, no? At again, sa lying, mga kapatid, the counterpart of lying is being truthful. Ngayon, pwede rin namang ma-misconstrue natin yung pagiging truthful. Sabi nyo ba, eh, for the sake of being truthful, lahat ng nararamdaman, lahat ng alam na detalye, kailangan naman nilang sabihin. Hindi naman, tingin ko, mga kapatid, hindi naman po discrete, no, na every detail, eh, kailangan mong ilabas lahat kung wala namang pangangailangan. Okay? Apostle Paul, and people that he was what? He was the chief of sinner. Sabi ni Paul, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came to the world to save sinners of whom I am chief, but he did not go into the detailed account of his every sin. So we need to be discreet and prudent when it comes to the things that we know. Kailangan tingnan po natin yung magiging impact niyan. No? For example, do you know something about this person? Although marami kang alam tungkol sa isang tao, there's room for you to tell everything that you know about a person. Dahil baka makasigra naman sa kanyang reputasyon. Kung ano lang ang kinakailangan. Kailangan. No? So, baka kung magkamali tayo na, eh, nagiging truthful ako sa tinumpay ko, yung truthful, hindi lahat sabihin ko. Hindi naman po nararapat yun, no? Kung hindi pa kailangan. Ang binabawal po ng Bible, eh, yung sasadyain po natin na magpuklik ng mga detalye, ang intention mo, ito mag-mislead. Where your intention is to mislead or to deceive. Pag-alagyan mo, mandaya. Yan ang masama. Pero kung magiging silent ka lamang sa mga bagay-bagay, dahil you want to protect someone or you want to protect something with a good intention, ano, overall, your intention mo is maganda, eh, wala akong masama na meron tayo mga details na we just leave it unsaid or nanatili sa sikreto. Okay? So, yun po ang kinalaman po sa isang prinsipyo bago buhay natin, ano? So, medyo practice na po natin na maging truthful sa lahat ng pagkakaroon, no? Because even if you apply it to the illustration of the body, kailangan maging makatotohanan ang lahat ng bahagi ng ating katawan for its proper function. And the church was likened or pictured to a body, di ba? So, kung ang mga body parts natin would lie, let's say the nerves of our hands would lie to the brain, or the brain would lie to the other parts of the body, it will destroy the body, no? Sabihin ng brain, walang panganib, sabihin ng mata, walang panganib. Eh, dire-diretso ka lang, sagasaan ka na trap. Sabi ng nerves sa kamay mo, walang ano, walang mainit. Malalig pa, yun pala, naluluto na, di ba? So, masisira ang katawan. Ganon din ang simbahan niya. If each member will not be telling the truth, sabi ng Bible, tell the truth in love. Tell the truth in love. We should all be honest with each other. Telling the truth in love, we should not shake the truth, you know, para for the better function of the body and so that we can minister well to each other. Para makapag-minister po tayo ng mas maayos sa isa't isa. Now, from unrighteous anger. No? So there is such a thing as unrighteous anger. Ito pong sinasabi sa verse na be angry and sin not. Actually, you may apply that to both. Whether it is the legitimate kind of anger or it is the sinful kind of anger, the fact remains the same that let not the sun what? Go down in your anger. Why? Because to prolong our anger, Satan or the devil might take an advantage of that. Maari po niya matake advantage yan for his purposes. So there is such a thing as a legitimate anger. Sabi ng Bible, we should all hate all manner of evil. No? Dapat magkaroon tayo ng pagtanguhi sa kasalanan. Same type of anger that God, our Lord Jesus Christ had with those who desecrated the temple. Diba? Kuha ang Panginoon ng
I think it was during the time of the triumphal entry, is that right? Other church, or the triumphal entry, ba yan? Pagpasok niya sa temple? Twice. At once, ano nangyari? So, alam mo, isang instance lang na pumasok siya sa temple, ang lalatan niya ay mga money changers, mga umanang baka, mga kalapate. Of course, wala naman siguro masama, no? Nagsaservice ka nga doon sa mga foreigners, eh. Actually, kasi I think that they will be managed. Kaya naman, no, mga yung eunuch, actually eunuch, hindi naman good yung eunuch eh. But he was a what? He was a proselyte. He was proselyted to the Jewish religion. And as a member of the Jewish religion, eh, the people remains din siya papunta ng Jerusalem. So maraming mga foreigners. Maraming dyan, Hudyo, na mga foreign born, Hudyo na pinanganak sa ibang bansa, at gustong mag-worship sa temple, marami din mga hindi Hudyo, pero na-convert sa Jewish religion, they will make you pilgrimage to the temple. At kung alam, if you're coming from abroad, dala-dala mo pa yung sacrifice mo, masyadong laborious na, no? Tedious pa sa'yo, inconvenient. So it's practical na pera na lang ang dala mo, at yung mga nalang bibili sa Israel para doon ka bibili ng iyong ialay. Of course, coming from another country, you have a different one, different currency. Kaya ang doon present sa mga money changers. And then yung mga nagbebenta ng kalapate para sa mga mahirap, nagbebenta ng kambing para sa mga average income, and then yung nagbebenta ng mga baka for the rich. Kaso nga lamang, there is so much commercialization and overpricing. Talagang ninegosyo nila yan. Sabi ng Bible, love your brother. Pero they took advantage of their brothers and sisters. And not only that, tumawid pa sila doon sa area na hindi na nila dapat tinatawid yan. No? May portion sa temple na hanggang doon lang kayo. At dito hindi na kayo pwede. At doon po nagaling ang Panginoon. Okay? Dahil sa lahat ng ayaw ng Panginoon is that the Father will be what? That the Father will be maligned and mababastos. Ano? Mamamaligned ang Panginoon. Or even if other people will be what? Mistreated. So if you will see, the direction of the anger of the Lord is not about himself. It's not of defense of himself. Ay, anong atake sa kanya, bigay ka lang niya sa ama yan. Father, forgive them for they know not what they do. But, if the Father was being maligned, ito na nagagalit ng Panginoon. My Father's house will be called in Kwaewan. A house of prayer, but you have made it into a den of thieves. Ganun din yung nangyari din sa isang Hudyo na inborn yata ito, na paralytic, no? So yun na yung kamay. Hindi na may stretch. Ako na. Kira't na mag-belt. Dahil matigas na. Matigas na yung kanyang kamay. Drive na, no? Even ito sa Sabbath, ang ginawa ng Panginoon ay kanya, pinagaling. Pero kapira ng Panginoon ng Sabbath ay hindi ginawa. Ang tao ay hindi ginawa para sa Sabbath. Kundi ang Sabbath ay ginawa para sa tao. So, if you will work on a day of Sabbath, kung kabutihan na yung gagawin, walang masama dyan. Sabi ng Panginoon, kahit kayong hayop ninyo eh. Pag nahulog, kahit araw ng Sabbath, i-rescue nyo. Kahit Sabbath, yung hayop nyo, pinapainom nyo. Eh, ito pang Hudyo na ito na anak ni Abraham, matagal nang pinahiratan ng demonyo, na hindi po katutulungan. Pero mga religious leaders still are what? Hard-hearted. Matigas pa rin ang kanilang puso at doon po nagagalit ang Panginoon. So the Lord gets angry when other people are mistreated. The Lord gets angry when the Father is maligned. Or the Word of God is being maligned. Or the name of the Father is being blasphemed. Pero pagdating sa kanyang sarili, ano na yan? Iiwan na niyan sa Panginoon. So that should be the measure of our anger. Kung po maging panumpakan ng ating pagkagalit na pagsalit sa sarili natin. Magigit na natin sa Panginoon. Pero pag yung iba po eh, minasasaktan. Ano? Ang iba. Dahil your love will dictate and honor your object of love, which will be exposed to injuries, eh, kailangan ng proteksyonan. Ano? Talaga magagalit yan. The Father is the object of our love. Ayaw natin na mamamalayan ng Panginoon. The Lord Jesus Christ is the object of our love. Ayaw natin na nababastos ang Panginoon.
Mahal natin ang Panginoon, kaya natin ang kanyang salita, ay basta-basta na lang, nababaliwala. Sometimes, nakakaroon tayo ng anger, kapag ang salita ng Panginoon, eh, mukhang hindi na binibigyan ng pansin, hindi na binibigyan ng atensyon ng mga anak ng Diyos. No? So, the simple type of anger is an anger that is what? Self-defensive, self-serving, and resentful because of what was done upon itself or against oneself. Pagka may ginawa sa'yo and you feel resentful of God, no? Yan po ang hindi tama. And it is the type of anger that leads actually to judgment and to murder. You remember that verse? If anyone calls his brother Raka, ano yung Raka? Ulun? Ulun sa Tagalog. Natatanggap ka. Okay, sanay ko sa Tagalog Bible na magsabi sa kanyang kapatid, ulun or rapa will be in danger of judgment, and not only will be in danger of judgment, hellfire, and it's a level of anger that leads to murder. You can read that or you can find that in the book of Matthew chapter 5. Sign again, no? Matthew chapter 5. Matthew 5:21, you have heard that it was said by them of old time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother Raka shall be in danger of the council, but whosoever shall say thou fool shall be in danger of hellfire. So the selfish type of anger, the undisciplined and vindictive and sinful type of anger, dapat walang lugar, even temporarily. No? Even temporarily, dapat agad-agad po yan na pag naramdaman natin na this is not a proper or right type of anger. Lord, please. Before the end of the day or before the day ends, kailangan na i-confess sa Panginoon for cleansing. Kaya yung be angry and sin na, either yan, either way. Either it is the legitimate kind of anger or the type of anger which is not right, sinful type of anger, ganun pa rin. Even temporarily, hindi dapat pinapayagan ng Christian because we are now the new man. We are now the new person that God has created in His own image. His own holiness and righteousness, wala na dapat bagal sa atin yan. And before the day ends, kailangan maalis na po sa atin yan. You know why? Even if our anger is one of the best of motives, it can turn sour. Pwede umasing yan. And Satan may take advantage of that. And if taken to bed, kasi gabi, minumuni-muni mo po yan. It might lead to being vindictive, sumumagiganti, and that would be a violation of the principle of Romans chapter 12, verse 17. Ano sinasabi ng Romans chapter 12? Vengeance is mine. And you will be violating that because you are taking matters in your own hands. You will be taking revenge by yourself. Whereas the Bible said, I shall repay. Vengeance is mine. You are violating the principle of God in Romans 12:17, the kind of vengeance is mine. I will repay, said the Lord, a whole under the because the wrath of man worketh not the righteousness. Hindi pagganap ng kapiran ng Diyos ng ating pagalitan. Okay? So, but the anger that is right, the anger that is unselfish is what? Based on love for God and concern for others, that type of anger is not only permissible, but that is commanded. Inuto siya sa atin, ano? Maging magalit tayo, so dapat natin gawin nila. Pero, meron po mga provisions of Bible na even the proper type of anger, eh, kailangan po huwag na rin ipapabubas because it might turn sour and it might turn to bitterness. No? Pag pinatagal mo ng pinatagal, it might even turn into resentment and self-righteousness. Okay?
Okay? Kasi sabi ng Bible, let not the sun go down in your wrath. Ilan po natin yan, no? Or not gather in place to the devil. Okay? Because if it is prolonged, Satan might take advantage of that anger. Sabi yan, be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Don't give chance, or don't give place, don't give Satan an opportunity. You know? So, if it is a wrong type of anger, kung ito po yung anger na mali, which is selfish, ganun pa rin, hindi pa rin po dapat pinapatagal, because of the tendency of anger to what? To grow and to worsen. May tendency yan na lumala. Yan talaga ang tendency ng kasalanan. And an unrighteous type of anger, it has a tendency to worsen. Kaya sabi dyan, let not the sun go down upon our anger, nor give place to devil, but it should be what? Forsaken immediately, be confessed. It must be confessed to God, verse John 1:9, and it must be forsaken, and it must be given to God for cleansing and for forgiveness. Hingin natin ang Diyos ang pag-ibigas. Father, I'm not feeling right. Hindi tama itong aking naramdaman. Please cleanse me. Like David, you should pray what David prayed in the book of Psalms, search me, O God. Kanyang prayer, David, search me, O God. Cleanse me. Cleanse me. Search me, O God. Ano ba yung mga natatago sa damdamin ko na hindi nararapat? Tulihin mo, Panginoon. Saliksikin niyo po ako at hugasan. Okay? Bakit, mga kapatid, kung ito po yung kontrolong po natin, paano ba ito natin-take advantage sa Satan? Let not neither give place to the devil. Bakit, mga kapatid, Satan might even feed your anger. Pag feed niya, ano yung feed niya? If Satan will feed your anger, he might feed it with self-pity. And self-pity is what? Sin. Self-pity is sin. Bakit? Pity, kawawa. Yung ginawa mo, kawawa ang Panginoon sa kanyang mga anak. It is true that we are still sinners after we are saved. We still continue on sinning. Pero mga kapatid, pinayaman tayo ng Panginoon. Kaya nga siya napakahirap. Para tayong miserable, maging mayaman. Sa akin ang harapan. Walang kawawa ang Panginoon sa atin. Kaya nga, i-exalt na tayo eh. Kaya sabi ng Bible, it does not yet appear. Diba? Hindi pa nahahayag kung ano tayo. Because when God, the Lord, Jesus Christ, will be coming in His glory at mamamanifest, hindi lamang siya mamamanifest, pati tayo. Kung ano talaga tayo. You know? So, in its reality, mga kapatid, walang kawawa sa atin eh. Walang kawawa, walang kinakawawa ang Panginoon sa atin. Kahit na minsan, minsan pinapadatay ng Panginoon. And by the way, let's keep on praying for Brother Tony, Sir Delilim. Actually, si aksidente lang yung Brother Tony, kamakailan, aksidente na naman. And now, we will be needing 200,000 for operation dahil nagdurutungan yung buto, no? Kailangan bakalan. At hindi rin maoperahan pa ngayon dahil Actually, mga kapatid, there are many instances na because of sin will be chastised by God. Pero talaga ganun. But there are also cases na ang ating trials is not because of any sin, but simply because God wants us to experience trials. Because did you know that suffering is also necessary? Necessary rin po trials sa atin. Count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing that the trial of your faith worketh patience. Let patience have her perfect work, that she may be entire, wanting nothing.
necessary minsan yan, kapatid. Maraming magandang nagdudulog ang suffering. And we are not even in the position to question God dun sa severity ng ating trials. Because God knows best what is best for us. Mas alam ng Diyos kung anong mabuti para sa atin, kung gaano kadiin yung pressure, hindi lang kung gaano kadiin ang pressure, kundi kung gaano katagal ang pressure, na araw-araw your life is under pressure, and God knows best. Kaya sa the praise, sana mawala na, eh, Diyos na nakakala kung kailan niya tatanggalin yun eh. At kung yung panalangin mo, Panginoon, hindi ko ako ng bilaya. At yan naman yung ginagawa ng Panginoon. Apostle Paul at Patna, he prayed for the healing of his thorn in the flesh. But did God tell him, no, I will not remove your thorn in the flesh. And then gagawin ng Panginoon, I will give you grace. Bibigyan ka ng biyaya para makayanan. So hindi ito pagtatanggal, pag-alis ang ating suffering, kundi pagbibigay ng grace para makayanan. So that you can live with it. So that you can live with it. Okay? So let's pray for our brothers and sisters, ano? Si Brother Dave, na accidental. Parang tayong mga kasulti ngayon ng motorsiklo, ano? Brother Dave, na lumipad din yung motor niya dahil nasagasaan niya yung parang takip yata ang nawasan na nilagyan ng simentong hindi niya napansin. Pagbagsak ng motor niya, out of control yung revela. O yun. Sabi ko nga, buti yan lang. Stitches lang. Pero anim na stitches pa rin. Masakit pa rin lang. So let's pray for this brothers and sisters. Okay? So, ano po pwede i-feed sa itan kung kaya nangyayari? Self-pity. Awan mo ang sarili mo? Or self-justification? Justify mo ang sarili? Ano niyo pong self-justification mga kapatid? Matapos mong sabihin ng side ko at walang piwala, tama niya mo. Tama niya mo. Tinatanong ka, sagutin mo, hindi maniwala. Ipipilitan mo yung ayaw maniwala sa'yo. Dahil, hindi yan. Sino ba talaga ang mag-justify sa isa't isa? So, kailan ba ang final vindication? Diba? His own master is standard for caller according to the book of Romans. Diba? For them, therefore, that thou art the judges another man's servant, to his own master is standard for caller. Ano yung standard for caller? Pasa o hindi pasa? Approve o hindi approve? Totoo o nagsisip mo kami? Saan tayo mag-i-vindicate ang kapatid? Sa harapan ng Diyos. Na kahit anong pagpogi na ginagawa mo sa sarili o papakit sa ibang tao, yung material na yan. Kaya sa perception naman ng tao yan. Because our final vindication will be in the presence of God. At dyan, walang detalye ang maniligid. Walang detalye ang itatanggol. Lahat mahayag. Walang saysa, yan ako yung pagpapogi mo na maniwala sa kahit anong gawin mo. The more you explain yourself, the more they believe that you are lying. Tinanong pa, sinagot mo, tapos na yun. Okay na yun. Tarapan na ng Panginoon ang ating final invitation. Pero pagbukbuk ka, keep on justifying yourself, or take self-pity, ano yung si Satan na nag-pity yan eh. Or self-righteousness, or vengeance, ano, any other sort of unholy feelings. Huwag natin bigyan ng chance ang kaaway ng tao. Hindi. Huwag mo itulog yan. Let the sun go down. Hindi ito ba? Take it to Him for cleansing, for His forgiveness. For Him, take it away. Whether justifiable or not justifiable, the same thing. Let not the sun go down on your kahit tama ko, kahit may katwiran ang galit mo. O kahit wala sa katwiran ang galit mo. Lalo na, huwag mo nang pagkagaling yan because the sin has tendency to grow and sin has tendency to worsen and kung tendency niya. Kailangan dali na sa Panginoon.
Okay? Third principle. Pangatlo. From stealing, from stealing to shaming. Verse 28. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good at the cost, that he may have give to him that needeth, that sharing. That he may give to him that needeth. Sino ba itong mga needy? Sino ba itong mga needy? Alam niyo po, mga kapatid, even the Bible testifies that the poor will never stop, the poor will never cease in the land. Hindi magkakaroon ng katapusan ng kahirapan sa mundong ito because this earth is under curse. There will always be people in need. Even if a person is working hard, there are always an instance na kahit nagtatrabaho ka ng masikap, eh, meron ka pa rin pangangailangan. Or maybe because of devastation or calamity, or because of incapability, meron po talaga ng tao parating may pangangailangan. And God made provision for that. Even in the Old Testament, in the Bible, when you harvest, huwag mo namang simulin ang harvest mo. Hanggang sa kahuli-ulihang butil, kahit ibon, ayaw mo nang bigyan ng pagkakataong kumain. At itik, ayaw mo nang bigyan ng matitira pang itik o ibon o suso o daga, ayaw mo nang tiran. Ang sabi ng Bible, pag nag-harvest ka, i-harvest mo lamang yung main, gitna, yan. Pero yung mga gilid-gilid, mga nasa giliran, eh, intentionally, iiwan mo na yan para sa mga, ano, tawag doon sa mga cleaners. I can't relate to that dahil nakakaranas ako niya. Dumating po sa anong buhay na naghihirap pa ngayon para dating mayaman. Nakakaranas din po kami ng kahirapan ng mga araw na dahil marami kami sinasaka na walang natira. Mga panagin, mga ulo, walang natira lahat. Mga kabuhayan, walang natira. Of course, providence na yun. Otherwise, baka nang pa ako, baka nga, believer pa ako, no? Dito ako nakakilala sa Panginoon. It forced us to migrate here. Dito sa actually sa southern Manila, no? Tagalog ako na convert. So yung circumstance na magpili kami, yun ang naging dahilan, rason, no? Na kami ma-force into migration. Pero nung panahon na yun, na kami hindi nang nawawala ng mga ari-arihan, na, no? Hindi na hindi clean. Matapos na i-harvest yung mali, ay, manatitira yan. Ano ba ka nag-harvest? Bunot na naman ang bunot yun eh. Takon sa kanton. Bunot, hagis sa kanton. Bunot naman eh, hagis sa kanton. Marami mong puputong sa ilan ng mga naiiwan. So, pastor miners na yan. Kapanin mo yun. Alala ko nun, isang mobile pa tapos, isang mobile. Kapanin mo yung mobile? Tabo. Tabo na plastic ng oil ng araw. Ano? Altex, hindi ka Altex, mobile, yan. O kaya yung box, yung box yung tapos sa box, may kinakalos. Ano daw doon yung mga box na yung ganda? Oh, ganda, o yung 2.4 kilo yan kaya, kaya nga equivalent, ano? Salok. Hindi yung salok. Sabi ni Edgar siya, ani, ano, pagpuno na, yung pagpuno. Kasi pag inilalagay nyo, para parating pantay ang karga, pupunuhin muna tapos, kinakalos. Alam ko nung piso lang yun eh. Piso.
1977 na yun. 76, 1977. Peaceful lang yun, hanggang test. San mo din. So, cleaning mo. So, according to the Bible, there will always be people who will be in need. The needy will never stop. So, your purpose in earning, ang purpose natin sa pagtatrabaho is not only to provide for our own families, but we also have in mind to share. Parating yung nire-reiterate sa Bible, ano ang ina-echo sa Bible yan? The Old Testament, the New Testament. Him that is rich, sabi ni Apostle Paul, Timothy, instruct those who are rich, when you are rich in what? Rich in good works. Him that steals, steal no more, but let him labor with his own hands. The word own hands means your provision must be entirely upon your own. It must be upon your own effort. It is your own responsibility. Do not let others provide for you. As long as you are still capable to work, kaya kabuti na may batas na yan, tayo ko. Ano pa lang yan? Bill pa lang. O kaya pa lang na wala na yung age limit, di ba? Ano ba? Effective na, effective na. As long as you are capable to work, wala nang ano, wala nang age limit. And like before, talagang mapanupit, ano, na pagka 30 ka na, ay, overage ka na. 30 ka na. Yun na, 30 ka pa lang, overage ka na. Wala na namin, 18 to 23. Eh ngayon, hanggat able to work, talagay po ang mga matatanda, mag-i-click sa ano, call center. Madalang na matulog yung mga yun. Bira na makakatulog. Parang yun yung opinion, nag-apply ko yun, pumasay, di ba? Pumasay ko sa interview sa call center. Talagay, uubra eh. Mabuti naman, ano, at meron na medyo patas. So, our purpose for working is first to provide for ourselves, and then we also have in mind other people. So, Apostle Paul tells us to share. From stealing, you need to labor, and then to share. Bakit, mga kapatid? None of us, wala po sa atin ang talagang perfectly is free of the temptation to steal. Why? Because there are endless ways on how to steal. Did you know that stealing time is also a type of stealing? The offices, you are being paid for something for your work, or you falsely report the amount of time that you have worked. I want to go over time ka ng dalawang oras, yung parang isa lang. Kung sa form of stealing, nag-ubi ka ng bond paper, ng office. Nag-ubi ka ng notebook, o nag-ubi ka ng ball pen. Hindi ba yan, stealing? You are paid for your work for the day, but instead of working, what is related to your work, what do you do? Sabi na lang ni Carmen, ano? Yung parang nagka-Facebook. Diba, stealing it? There are endless ways on how to steal. And Christians are exposed also to that. Exposed din tayo dyan. Kahit is a reminder for us, no? Na hindi na yan compatible sa buhay namin bilang mga Panginoon. Created in His image, created after holiness and righteousness, hindi yan compatible. Iwan na yan. You falsify. You overestimate. Maganda yun. Mag-estimate ka. Iyan mo rin yung labor mo, yung profit mo. Pero yung ilagay mo yung profit mo, in-overestimate mo ba yung material? Ano nangyayari sa mga engineers? O order na pagkarami-raming plywood? O order na pagkarami-raming bakal? Lalo niya sobra. At pag sumobra ka na. Diba? Ilang beses na ako nakaka-encounter na tataka ko. Ba't ang mura ng grinder mo? Original yun ah. Ano sort lang yan? Ano sort?
Narinig ko namin niya, palusot siya. Bakit mo rin? Palusot niya. Ibig sabihin, stealing, eh, maraming klase ng stealing na nakokomit ng employees. Now, what's the countermeasure? Ano countermeasure ng mga companies for these losses? Minsan, one-third of the price na kanila itinapakot sa item is just to cover the losses in perpetrated mostly by their own employees. Minsan, kaputsaba pati guardia, di ba? Kaya sabi ni Digong, di ba? Patente ito. Dahil ang pagka i-overhaul mo, lahat na. Hindi naman sa pinakamataas hanggang sa pinakababa. Hindi lang para sa gobyerno, no? Hanggang barangay captain, nagtutulak na. Ganun din para sa kumpanya. Pati mga guardia na dapat nangangalaga sa property, sila pa yung ano, sila pa yung paramas. O, para makalabas. Hindi lang nag-book. Maraming paraan. And we are constantly exposed to that. So it is a good reminder of us. Ano yung pagkaraan? Maraming peraan para makalusok. Alam niyo, sa mayroon sa stage ng maraming bata na gumagalan sa stage na isang tingin niya sa pag-mover. Parang ano lang, fun is just fun. Masaya lang. Katuwaan na. At yan po mga kapatid, na experience ko yan personally. Hindi sa ako yung nagkakaw, I have classmates who did that. Na elementary pa lang kami, grade 5 or grade 6. Katuwaan lang nila. Katuwaan lang. Yung mag-upit ng tinapay sa tindahan, makapasa dito, mas masaya-masaya sila. Hanggang sa nakating sa office, nakating sa teacher, pinagbawalan na sila, nireprimand na sila. Pero tuloy-tuloy pa rin kasi natutuwa sila. It seems, it appears na meron po sa ating tendency, no? Meron tayong inclination to steal and we get joy pag tayo nakakatakas. Para sa atin, o para sa maraming tao, mga kapatid, stealing is just a game. Parang sa laro lang. That the only cause for shame and the only cause for regret is when you are caught. Yun lang. Parang laro lang ang pagnanakaw, yan ang cause lamang para kamahiya o magkaroon ng regret. Huwag nahuli. Parang yan naman. Bawal ba yan? Oo, huwag nahuli. Yan lang. Bawal lang, huwag nahuli. Pero pag hindi nahuli, hindi bawal. Pero mga kapatid, that's one of the things, one of the characteristics of the old man na incompatible na sa atin yun dahil new man na punta. I remember the story of St. Augustine. Have you heard of the name? Sa mga Catholic school na lang yata ito namin yun. Augustinian order. Actually, nabuhay yan, totoo yan, nabuhay. Sa isang Katoliko, sa prominent na figure sa among the Catholics, pero kapareho natin yan sa doctrine of salvation. Isa yan sa mga defenders of the faith. Ang kalaban niya, kung nagkakamali, was Pelagius. Ayan, sila yung makaaway. Ano ka, paano kasi na may mga controversies eh. Si Aquinas. Thomas Aquinas. May mga mamaya controversy, may mga defenders. Itong si Augustine, defender yan. Mahal ng belief ng salvation is by sovereign grace of God. Ngayon, he wrote the book, the title of the book is Confessions. At isa sa mga kinonfess niya ay yung experience ng bata pa siya na tuwa silang yung trespassing, bakod ng may bahay, bakod ng may bakod, nakuran ng may kakuran, at nabato sila ng mga lutas. Ano mo story niya? Oo, kami naman liit, sa kalsada. Naglalakad sa kalsada, may puno din ng mangga, kanya-kanya kuha ng bato, kaya kahoy, binabato. Pero hindi kami pumapasok sa loob na. Pero mostly sa labas lang sa kalsada. Pero ginagawa nila ng bata, talagang papasok.
Kalupa, private property. At, huwag nanakaw sila ng prutas sa mga babago. Kaya sabihin nyo, masama dyan. Bata ka naman nun, ginawa mo yan. Tsaka marami naman kumaguhan. Naalala pa niya sa kanyang confession, sa patanda na siya. Yun pala, pag pinabalik-balikan niya yan, sabi niya. Sabi niya, yung mga nagnanakaw dahil nagugutom, madya-justify mo pa yan. Although it is not acceptable, I mean, hindi justifiable, pero understandable. Diba? Hindi justifiable ang kahit anong klase ng pagnanakaw. Hindi justifiable yan. Pero minsan, understandable. Minsan, dahil sa nagugutom, dahil sa survival, na kakapag-isip ng tao ng pagnanakaw. Pero yung kaso niya, mga kapatid, hindi niya na matandaan na kaya sa nagnakaw ng prutas. Eh dahil nagutom siya. At naalala niya, kaya niya ginagawa niya yung joy. Yung joy niya na magnakaw. He finds enjoyment out of stealing. He finds enjoyment out of vandalizing, destroying private property. Doon siya nakakakuha ng joy. Kaya sabi niya, din ang masakit sa kalooban na Kristiyano na siya. Naalala niya na ganun yung kalagayan niya na hindi na ba siya nagugutom. Wala namang kailangan para gawin niya dahil hindi naman siya starving. Kundi yung ligaya na siya yung nagnanakaw. Imagine na nagtutuwa ka sa pagnanakaw. So that's one testimony, one experience related by St. Augustine. No? And the Bible tells us, him that stole, steal no more. Word actually used the word klepto. Him who klepto, klepto no more. Yung palang steal is klepto, no? Kaya nagbalihin pa ako, pwede ko internet, kleptomanyak kaya ba? Kleptomanyak. Yung ano, yung may mga, minsan kaklase tayo ng likop ng kamay. Kapag may nawawala sa gamit, alam mo na kung sino. Hindi nyo nakontrol ang kamay. Magkaroon na ba kayo ng kasama na ninyo? Trabaho, sa school, na hindi niya ma-alipalan yan. Nakakita, akala niya, alam niya. Pag may nakakita ang bagay, parang din magkakamalaman niya. Kukula ng buha, hindi niya makontrol ng sarili. Yan yung kleptomania. Pero ba, ang pinag-ugat ng salita pala niya is the Greek word, klepto. No? So, Christians are not to steal. Okay? So, maraming, as I said earlier, maraming types of stealing. Shoplifting, type of stealing. One time, kasama ko yung mga nako, may pinag-unod yung sa YouTube, sa India, yung, di ba mga India, ang haba na nalit? Tawa kami ng tawa dahil yung mga ninanakaw nila, ang lalaking item. Tayo, mga supot-supot lang sa Pilipinas, mga maliit na dadalig itago. Sila ang lalaki. Minsan, buong printer, itatago dito. Ang lalaki ng damit nila, lalagyan dyan, paglalakad silang ganyan na. Minsan, may harap ng bata, nakakaklap mo ang bata, yabot sa kanyang tela, lalagyan sila rin ng bata. Ang dami, ang lalaki ng mga IMMs. Shoplifting. What else? Maraming klase ng pagnanakaw. Pati yung hindi mo alam, wala ka naman ng property. Meron sa may biruan sa atin na huwag ka mag-abogado. Magkakapatid. Ako, police. Ako, abogado. Huwag. Delikado. Delikado magkaroon ng kapatid na abogado sa atin. Nawawala. Nawawala ang property. Dahil magaling, magaling yung abogado. Ano? Kaya meron ba ganyan? Hindi mo na alam, wala ka naman ng property. Yung lolo ng divisis, ano? Ganun na nangyari. Pinapirma na lang. Ay, hindi na intindihan siya din pinipirmahan. Yung pala yung pinipirmahan niya, eh, dinodonate na yung lupa o tinatransfer na yung lupa. Ano lang naman lupa? Kaya pa yung iskala. Alam mo, di ba, gano'n na ang lupa? Alam mo, sa sobrang lawak ng mga properties. So, hindi na po pwede sa atin, mga kapatid. Even petty theft, nagdaya kayo sa kuklet,
Pag dapat sobra sukli sa atin, balik natin ang kahit piso. Eh, sobra sukli ah. Pag hindi ko natin sin, swerte mo. Pero pag napansin mo naman, eh, balik mo. Di ba? How can you have a clear conscience? Sumobra na sukli sa iyo, eh. Paminsan, pag nakatusan tayo, may sukli. Magbabalik tayo sa sukli. At pag nangutang, dapat mag-ayon. Alam niyo po ang pangungutang, talaga, hindi pa iwasan yun. Ako nangungutang. Ang bangko, kaya may bangko gan sa pangungutang. Ang mga negosyo, kailangan ng pangungutang. Normal yan sa komersyo, no? And the Bible even provides, ano, for those who will come to us, in the Bible, pag may lumapit sa'yo, pangihiram, huwag mong kalimutan. When it is in your power, to give. Pag nasa lugar ka, nasa posisyon ka para magbigay. Kaya diba, lapit sa'yo, huwag mong tatalikuran yan. But siguro as a piece of advice, kung ang lapit sa'yo, mangihiram, eh, ilagay mo sa isip mo, maaari mo ito makapahiram. Kaya siguro, ang ipahiram natin, eh, yung nalulog sa puso mo na kahit hindi ka na mabayaran, kaya ng puso mo. Pero hindi ka kayanin ang dibdib mo na wawala sa iyo ganung amount. Pag wala yung pagkira. O, magbigay ka na lang. Ibigay mo na lang. O, hindi na kurutan. Ibigay mo na lang. So, hindi po masama. Kung may pangailangan tayo nung saan, may ma-force tayo into loan or into borrowing. Ang minamasama sa Bible is when you borrow and you do not. Saan yan? Psalm 37, 21. No? Natin. Psalm, Book of Psalms. 37, 21. Psalm 37, 21. The wicked boweth and payeth not again, but the righteous showeth mercy and so, that's Psalm 37, verse 21. The wicked boweth and payeth not again. So, ano masama? Kung minsan, malalagay tayo sa sitwasyon na kailangan tayo maghiram. Ano masama ba? At kung nasa posisyon tayo para pwede mabigay, magbigay tayo ko, magpahiram. At advice na nga lang, na kung mapapero tayo, yung amount na para sa atin, pagkaan din tayo masupyan, mabayaran. Hindi masyadong masakit sa atin. Ang dalang dadamdam. Kung pwede hindi na mabayaran, kung hindi na mabayaran, okay lang yan, bulay ka lang. Hindi na lang. Ano? At doon naman sa nangihirap, eh, dapat tayo makarabayan. Ugaliin natin yun. So, endless. There are endless forms. Wala sa baka tayo. Nakakawalan ng bariya sa bulsa ng nanay mo, sa bulsa ng tatay mo. Mga excess sa mga sukli. Balik natin yan. So whatever the way or whatever the chance of being caught, stealing is stealing. Ang pagnanaka ay pagnanaka. Ano? At walang lugar, even temporarily, for a child. At sa lahat naman ang mananagawan natin, mga kapatid, diba? Huwag naman natin ang nakawan ng Panginoon. Because God can be robbed. Malakay, chapter 3, verse 8. Sabi ng mga tao, ano mangyayari yan? Ikaw na Diyos, Diyos na nga kayo eh. Mananagawan ka pa namin? Ano sagot ng Panginoon? Yes, even this entire nation, you have robbed me in tithes and offerings. So, maraming paraan ang tayo makapagnakaw. At hindi dapat sa question. At sa lahat naman ang mananakawan natin, huwag natin nanakawan. Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, this will remain as a challenge or as a test to our faith.
for the rest of our lives. Hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Ito po yung nananatiling test sa pananampalataya natin. Stewardship. Time, money, kailangan po tayo maging ano po, faithful steward. Kahit ano po ang circumstance natin, do not forget to become a faithful steward. Faithful steward. Well done, my good and faithful steward. Huwag natin sabihin natin, mayaman na lang magtayo, mayaman naman sila, maraming sobra yun. Ako, ulang-ulang na nga ako, kapos-kapos na nga, magtatay pa. Malaki kaya yung 10%. Pero mga kapatid, kahit na anong ating circumstance, kahit ano pa yan, do not forget to give your time. Kahit walang matira, kahit walang matira. Yan ang Diyos ang bahama sa Lord. And that's good. Kasi kung nasa isip ko, magtatay ako, alam ko, kakasya pa ako, ba't hindi matamaan budget ko? Pwede ako magtatay, pero kung hindi, walang faith mo. Hindi kailangan ng faith mo. Pero binigay ko ang hiningi ng Panginoon, bahala ng Panginoon sa akin, sa ano mangyayari sa akin. That's faith. Yan ang pananampalataya. And the Lord promised, di ba, nangako ang Panginoon. Nangako siya sa atin. Hindi na tayo. Kapabayan. I'm feeding the bird. I'm dressing or I'm giving clothes to the flowers. Are you of less importance than the flowers? Are you of less importance, value than the birds? And kung sila, I provide for those, kayo pa ang hindi ko provide sa mga Panginoon. But, seek ye first the kingdom of God. Kaya kahit anong sitwasyon natin, mga kapatid, I challenge each one of us, be faithful in your story. Dahil hanggang hindi po natin overcome yan, you will just continue on deteriorating. Magde-deteriorate lamang po tayo na magde-deteriorate. And for our own personal benefit and for the sake of your spiritual condition, importante yan, mga kapatid, na maging faithful tayo sa atin. So, regardless, kahit ang sitwasyon natin. Because God will never fail us. Hindi na tayo bibiguin at hindi na tayo ipapahamak. Hindi na pinapagawa yan para ipahamak tayo. Hindi para sa kabutihan natin and He promised to take care of us. Kaya huwag tayong patakot. God is not the author of that fear. Okay? Tayo din ito ngayon. Tayo din ito sa ating tayo. Para Luis ito, pati Amen. 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 Amen.